Alright, so magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po sa ating mga e-companyers, sa ating mga bisita. And I hope na ayos po kayo ngayong araw na to, na sa mabuti kayong kalagayan. And bago po tayo mag-umpisa, ay batiin ko muna yung mga nakasubaybay ngayon sa ating live video. Hello po kay Miss Arlene Gutierrez, kay Miss Christine Glory and Tak. Hello po. And then, sino-sino pa ba yung ating mga nanonood? Nanonood din po si Miss Lucia, si Mr. Aldrin Lacorum Querido. Ayan. So, may tanong po dito si Miss Arlene Gutierrez. Actually, this is Sales 101. So, actually, we have a separate training for products wherein we discuss thoroughly about the products of Kiriglutathione, and all of those videos actually are saved here in our page. Okay, and soon also we will be conducting this, I think mamaya no, ipapalag natin this coming Wednesday, if I'm not mistaken, meron tayong gagawin another product knowledge training ng ating research and development specialist. Pero of course naman, sasagutin ko to si Ma'am Arlene. So ang Kiriglutathione po ba ay antioxidant? Actually, our product is not the antioxidant itself, no, but yung ingredients niya, as per some studies, glutathione is antioxidant, vitamin C as well is antioxidant, vitamin E is antioxidant, and then grape seed, no, grape seed kasi is mataas sa kanyang opaque, no, yung kanyang oligomeric proanthocyanidins, malakas po yung kanyang antioxidant din, no, and yun po. So yung ating product contain ingredients na mataas po sa antioxidant. So actually ma'am, eto meron siyang isa pang comment, no, or purely whitening capsules lang siya. So actually kasi glutathione is not really whitening capsule, ma'am. It is only a another effect. Actually, they called it the side effect of glutathione. Kasi glutathione is not purely for whitening. It is not mainly for whitening, no? Glutathione is produced by the body because yan po ay kinakailangan sa ating liver, yan po ay kinakailangan ng ating immune system, at marami pa po siyang function. And pag yung katawan natin ay healthy and we have enough supply of glutathione, tapos nagtatake pa tayo ng glutathione, doon natin nakikita yung pagputi ng ating balat. So, I hope na na-answer ko po kayo, but if you have more questions, I suggest, no, inibitahan po kita Ma'am Arlene to watch our product training which will be held on Wednesday, okay? Mamaya ipa-plug ko po 'yan. Nanonood din po ngayong hapon na to si Ma'am Jotags from United Arab Emirates. Magandang tanghali po sa inyo diyan sa UAE. And hello po kay Miss Chris Hans Empeño. Hello din po kay Mr. Jeffrey Asaria, Sir Iron Eagle from Calamba, Laguna. Hello din po kay Ma'am Jocelyn Valencia from Bulacan. Ito po yung kapatid ng ating Chief Operating Officer. Ayan, thank you po sa inyong pag-i-invite. Please keep on sharing and inviting this video para mas marami pa pong makapanood sa ating Sales 101, lalong-lalo na po, no, yung mga bago natin na distributors or yung mga hirap din palakihin yung sales nila, baka makatulong po sa kanila itong ginagawa po natin ngayon na training. Please invite po natin sila. And okay, hello po kay Sir G.K. De La Rosa Capisnon. Watching din po si Ma'am Mary Ann Bolivar Quines from Oman, ano? At nanonood din po si Miss Jesslyn Gungob. Hello po kay Kiriglutathione. Nanonood po yung product natin ngayon. Ayan. Alright, so wala nga naman po, no? Mga gusto nyo pong i-shoutout, i-comment na lang. So please keep on again sharing this video para marami pa makapakinig, lalo na yung mga bago. Paki-mention na rin sila para
para marami-rami tayong maservisyuhan ngayong hapon na to. Hello po kay Ma'am Rowena Sherva. Ayan, nasa Middle East din yan si Ma'am Rowena. Magandang araw po sa inyo. And bago po lahat, no, bago tayo mag-proceed sa ating main topic for today, ay gusto ko po sanang imbitahan kayo sa ating mga schedules na darating. So tuloy-tuloy po yung ating mga training schedules for the month of August, sa huling linggo po ng August na ito. Ayan. Meron po tayong SIS 101 on Monday, that's August 24. Ay, ako pala, yan pala yung ngayon. So, bukas, no? We have August 25, Tuesday. Ay, meron po tayong System Navigation Training by Mr. Ads Barlis, yung ating pong Network Development Manager. And sa August 26, ay meron po tayong Product Knowledge Training. Ito po yung binabanggit ko kanina kay Madam, na i-discuss po ng ating R&D or Research and Development Specialist. Yan po ay si Ms. Greta Marie, na araw-gabi, laging nag-aaral ng ating products. Okay? And on August 27, at 4 o'clock p.m. din po, ay meron tayong Facebook 101. So dito po ay tayo ay nag-aaral o nagtuturo kung paano ba dapat gumawa ng page, ano ba yung content ng page, ano ba yung mga dapat natin tandaan sa pagpo-post. So, that would be on Thursday. And sa Biyernes po, 28 ng August, Friday, meron po tayong many chats and Facebook guidelines training na ikakandak po ng inyong yours truly. Okay, at alas 4 po yan ng hapon. Ito pong darating na Biyernes. Sa Sabado naman po ay meron tayong Facebook Ads Boosting, na kung saan ay dinidiscuss po yung pag-a-ads, no, yung pag-advertise sa Facebook. Okay, doon sa mga hindi pa nakakapag-advertise at gusto nyong matuto kung paano gawin tong FB Ads Boosting, yan po ay sa darating na Sabado. Okay, at lahat po ng ating training again ay ikakandak po natin ng alas 4 ng hapon. Dito rin po sa page na MDP World. So, antabayanan nyo. And sa darating po na Lunes, kasi meron po tayong training na na-postpone itong Friday, yung ating Network 101 training na ikakandak po ng ating Chief Operating Officer, si Mr. Dec Valencia. Yan po ay mapapakinggan nyo sa huling araw nitong buwan, August 31. Monday, alas 4 po ng hapon, yung ating Network 101. Pasensya na po kayo, wala pa siya dyan sa banner kasi pang week 4 tong banner natin ito. So, please be reminded na lang po, no, sa ating Network 101 training ng ating COO. That would be on Monday, next week po, alas 4 ng hapon. Bati pa po tayo dito sa ilan pa na mga nanonood. Hello po kay Mr. Erwin Kines. Nanonood din po from Oman. Hello po kay Ma'am Jian ng So Nice Marketing. Hello po sa inyo dyan at magandang araw po sa inyo. At meron yatang di nag-a-appear dito. Hello po kay Ma'am Christine Glory Entak. Sir Aldrin Querido. Yan, hindi po kasi lumalabas lahat dito sa main kaya wag po sana magtampo yung iba, no? Yung iba talaga di lumalabas eh. So gumagamit ako ngayon ng ibang account para makita lang lahat, no. Ayan, so tingnan pa natin. Yan si Ma'am Marites Zamora, nanonood po ngayong hapon. Galing po yan sa Laguna. Si Miss Amlet Amuler, magandang hapon po sa inyo, no. Nakikinig din po siya ngayon. So ayan, yan po yung ating mga live viewers. And thank you po sa pagantabay sa ating training na ito. And di na po tayo magtatagal. Oh. We will immediately start our training for today. And antabay po tayo. Para at kung may tanong po kayo, no, please ilagay nyo lang po sa comment section yung tanong nyo. Or kung meron kayo reaction. So, basta mag-comment po kayo mga tanong, mga gusto nyong idagdag sa ating mapag-uusapan, babasahin po natin yan right after po ng ating
training, no? Babasahin po natin at sasagutin po natin yung mga tanong. Okay? Hello po kay Ma'am Yani Adena Pagunsan Castillo. Magandang araw po sa inyo. Okay? So, mag-start na po tayo sa ating training po. Okay, magandang hapon po. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa ating Sales 101 training. Again, this is Chester Feliciano, Training Officer of MDP World. And today we're going to talk about another topic, which is Sales 101. So, dito po sa ating module na to ay didiscuss natin yung mga pamamaraan, mga dapat natin tandaan para mapalaki natin yung ating sales sa MDP World. Alright, so mag-start na po tayo. Alamin po muna natin, no, ano ba yung kakulugan or ibig sabihin ng term na sales, okay? So, sabi po sa diksyonaryo, ang sales po is the exchange of commodity for money, the action of selling something. So, anything na ang kapalit ay pera, whether a product or services, no, ay papasok dun sa term na sales, no? At ito yung act of pagbebenta. Okay? So sa Tagalog, yun nga, yung in Tagalog, this is what they called benta. So tayo, bakit ba tayo nasa sales? Bakit ba natin pinapasok yung sales? At bakit natin kailangan mapalaki yung ating sales, no? For some reason po, no, pag tayo po ay may sales or benta, ibig sabihin, tayo rin po ay may income or kita. So, ang dahilan po kung bakit natin gustong mag-improve yung ating sales, mapalaki yung ating sales o benta, is because if we have more sales or more benta, diba, we will have more income or more kita. Diba? Eh, alam naman po natin na kaya nga natin ito pinasok dahil gusto natin kumita. No? We would like to provide for our family sa needs ng ating pamilya, sa pagkain, sa pagbayad ng mga bills, kuryente, lahat-lahat. And kinakailangan natin more sales kasi alam nyo, no, sa pagbe-business, sa sales, no, meron tayong tinatawag na mga overhead expenses. So normally kasi pag ang negosyo ay mayroong mga overhead expenses, eh kahit may kitain ka, eh kinakain lang ng kinikita mo yung ginagastos mo just to maintain your business. So, 'di ba, normally sa overhead yung upa, kuryente, tubig, pasakod sa mga empleyado, mga documents sa government, taxes, no? So, yan ay mga overhead expenses. And para makover natin itong mga expenses na ito, kailangan natin palakihin yung kita, no? Kailangan mas maraming kita. At para mas maraming kita, kailangan mas maraming benta. So, yun yung mga dahilan, no? Bakit kinakailangan natin mapag-aralan na to at malaman natin yung mga dapat tandaan sa pagbebenta or on making a sales, no? So, ano ba yung things to remember on making a sale? Yan po ay 14, no? 14 things to remember on making a sale. Okay, so isa-isahin po natin yan. Number one, na dapat mo natin tandaan, is being knowledgeable about your products and business. That is number one. Kasi marami kasi masyadong mainit, no? Na parang pagkapasok, share agad, no? Post agad, benta agad. Pero pag natatanong na about the product, wala na, atras na, di ba? Or palpak na. Kasi hindi alam kung paano sasagutin. Bakit? Kasi hindi alam yung produkto at yung negosyong pinasok. Diba? Tapos meron naman, parang di niya daw maramdaman yung kita niya kasi di niya alam yung mga pamamaraan kung paano kikita sa negosyo natin. Hindi niya alam yung mga pamamaraan paano mamamaximize yung income. Kasi diba, sa MDP World, no, dun sa mga distributors natin, no, alam niyo naman, we have 12 ways to earn for premium members, then we have 10 ways to earn for e-seller.
So, minsan hindi na ma-maximize kasi hindi naman alam yung lahat ng ating compensation plan o buong compensation plan natin. So, dapat maging knowledgeable tayo about the business na pinasok natin. Kasi sabi nga nila, pag nagtayo ka ng karinderya, eh dapat ikaw mismo marunong ka magluto. Diba? Tayo ka ng coffee shop, dapat alam mo kung paano magtimpla ng kape. So, dapat basic yun, no? Sa bawat negosyo na papasukin natin, dapat knowledgeable tayo, alam natin dapat yung negosyo na pinapasok natin. So, ganun din po sa MDP World, though. Just like other businesses, no? Mapa-traditional man yan o hindi, dapat alam natin yung ginagawa natin, pinapasok natin, para maging matagumpay tayo doon sa industry yun. So, alamin natin yung business, pasikot-sikot. Alamin natin yung system, paano ba ginagamit yung sistema ng MDP World. Ano ba yung mga products ng MDP World? Diba? Alamin natin lahat para maging matagumpay yung ating pagbebenta. So, that is number one. Number two, look for new clients every day. Alright? So, actually, yan yung pinaka isa din sa basics ng sales, no? You have to talk to new clients every day. Whether kakilala mo yan or yung tinatawag nating warm market or cold market, ito yung mga hindi mo kakilala, you have to talk to people every day, araw-araw, makipag-usap ka. Isa yan sa sikreto sa pagbebenta. Diba? Kasi, diba, pag gusto mo makabenta, kailangan may mabentahan ka. O eh kung wala kang makausap sa isang araw na iba, wala kang mapagbebentahan. So, dapat everyday, busy to eat na meron tayong client, may ganun tayong kausap araw-araw. So, para araw-araw meron tayong opportunity na kumita. So, that is number two. So, actually, no, meron tayong training for this, yung Facebook Organic. So, tinuturo natin yan kung paano mag-imbita or paano makakilala ng ibang tao through Facebook na walang binabayad. Meron naman yung Facebook boosting nga na gaya na sinasabi namin, ito yung way na pa nagbayad ka sa Facebook. Kusa na ang client ang nag-i-inquire. At meron din naman tayong tinatawag na offline. So, yan ay dinidiscuss din sa ating training na Network 101 at sa iba pa natin training wherein tinuturuan tayo kung paano natin i-approach yung mga kakilala natin. So, that is number two. Number three, na dapat natin tandaan on making a sale is be friendly and build rapport. So, normally po, no, talaga, it is part of the sales na tayo na dapat tayo ay approachable, tayo ay friendly, na dapat tayo ay madaling makausap ng mga client. So, normally naman, no, mapapansin nyo doon sa mga traditional businesses, kung kumasok ka ng SM, di ba? Eh, makikita mo naman si lady, di ba? Hello, sir, ma'am, ano po kailangan nyo? Ano po bang size ang... Makikita mo sa kanila kung paano sila kalumanay makipag-usap, always on the smile, at syempre siguro naman, may na-experience nyo na nakakabwisit ka usap, nung bang parang hindi ka in-entertain, alam mo yung tipong kinakausap mo na nga, meron kang kailangan, kung available ba yung sapatos na gusto mong bilhin. Pero, di ba, kayo di ba personally, pag gano'n, parang minsan, parang ayaw mo nang bumili kasi nabibisit ka, di ba? Pupunta ka doon sa kabila, no? Para doon ka nalang bumili. Minsan nga, minsan naman yung iba na sa sobrang friendly naman, minsan parang naman nahihiya ka na lang na hindi bumili kasi, ayun, bait naman ito, parang in-entertain ako tapos di ako bibili. Mapapabili ka. So, napaka-importante no, na tayo ay friendly sa ating customer and we build rapport. And when we say rapport, ibig sabihin po na rapport ay a close and harmonious relationship. Okay? So, dapat tayo, no, we establish a relationship to our customer. Di ba mapapansin nyo, minsan merong mga sales lady or agents, mga nasa sales, ano yan eh, ang tawag sa kanila mga FC, mga feeling close, 'di ba? Kala mo kaibigan mo, kala mo makipag-usap sa iyo, kala mo kaibigan mo, no? So, babatiin ka. Hello, ma'am, ang ganda mo naman. Ang ganda naman, ma'am, ng ano niyo na suot niyo. Mga marami ba 'yung sinasabi nila parang pabobola, no? But
it really helps. It is really essential on making a sale, no? Yung pagiging friendly. Saka, kasi pag, syempre, di ba, for, to someone friendly, magaan yung loob mo, di ba? Tapos, syempre, yung nga sabi ko nga sa inyo, pag minsan, pag ini-entertain ka, inasikaso ka ng todo, minsan, kahiyaan na lang kung di ka pa bumili, di ba? So, napaka-importante that we become friendly to them and we build rapport, di ba? Para yung client natin, magaan yung loob sa atin, at least sa atin, and open-minded siya sa kung ano man yung pinapakita natin product sa kanya. So, number four na dapat po natin tandaan on making a sale is we have to listen to our customer. Dapat makinig tayo sa ating customer, na isa sa mga maraming problema ng mga nasa sales, hindi nakikinig sa customer. So, katulad niya, no, isang araw lang, no, meron akong pinag-inquiran. Ako, sa totoo lang, nakaramdam ako ng inis. Kasi, yung tanong ko, hindi niya sinasagot. Alam niyo pong, tinanong ko, how much? Diba? Tapos, iba yung sasagot niya. Okay, fine. Tapos, nag-how much ulit? Iba na naman sinagot niya. So, diba, kung kayo, lalagay kayo dun sa customer, kayo, no? Lalagay kayo dun sa lugar ng client. Dapat alam natin kung ano dapat yung nararamdaman ng client, eh. Diba? So, kung alam natin na kung tayo mismo, sabi nga nila, diba, don't do to others what are the things na ayaw mong gawin din sa'yo. So, kung ikaw ay ayaw mo ng mga ganong client, diba, dapat as a seller, huwag ka din ganon. Para yung mga customer mo, hindi naaasar o di ka aalisan, hindi maghahanap ng ibang shop, diba? Hindi maghahanap ng ibang taga-benta. So, always listen to customer. Alamin natin kung ano ba yung kailangan nila. Alamin natin kung ano ba yung needs nila. At yun yung actually next natin, no? Number five tip is that we have to identify what customer need and what customer wants. Diba? Kasi minsan, meron yung hinahanap yung client na, for example, nag-message siya, ang in-advertise mo is Kiriglutathione. Diba? Ngayon, kala niya siguro, napagkamalan niya na yung Kiriglutathione ay for weight loss. Okay? So, ang tendency, pag pinaliwanag, kung hindi ka makikinig yung customer, at pinaliwanag mo lang na pinaliwanag yung Kiriglutathione, at hindi mo naman nalaman talaga kung ano yung need niya at saka wants niya, hindi mo siya mababentahan. Kasi hindi naman pala Kiriglutathione na kailangan niya, eh. Diba? Hindi naman niya need talaga magpaganda ng balat. Diba? Eh, kung lalo na, kung maputi na din yung client, eh, ang concern niya pala, ang gusto niya pala talaga, weight loss. Kung nakinig ka sana sa kanya, at least, meron ka ngayong way na ma-introduce mo ngayon yung ating Shape and Fit Coffee. Diba? Kung nakikinig ka sa customer, kung inalam mo kung ano ba talaga yung kailangan ng customer. Kasi may ganyan, maniwala kayo, may ganyan na sa online, basta, ato, Kiriglutathione, paliwanag ko lang, ganun lang. Wala, dapat alamin natin, no? Kasi, minsan, di ba, pag ang tao, pag kailangan ng tao, bibili o hindi? Kailangan, eh. Di ba? At meron naman mga tao din na pag gusto ng tao, binibili din nila kahit hindi nila kailangan. O hindi ba't ganyan tayo? Minsan, pag may mga sale o mga 9-9, 10-10, 11-11, minsan, natatempt ka dahil, ano eh, parang actually minsan yung iba nga kahit hindi naman talaga gusto eh, pero dahil lang doon sa offer, doon sa promo, bumibili, 'di ba? So, kung aalamin natin yung kailangan ng customer at kung ano yung gusto niya, ang tendency is mamimit na kumbaga maipo-provide natin sa kanila yung need nila or yung want nila, mabebentahan natin sila. 'Di ba? So, kailangan ko po kasi talaga naghahanap ako ng product for weight loss. Pwede sasabihin mo, oh wait ma'am, tama, we have a product po na very effective. May papasok mo ngayon yung Shape and Fit. Di ba? May papasok mo ngayon yung Creamix Berries because you identify what the customer needs and wants. Alright? So number six na dapat po natin tandaan on making a sale is we show empathy and emotions. No? Dapat, kasi sabi nga natin, 'di ba? You have to build relationship, you have to build rapport. Kailangan friendly tayo. And mailalabas mo 'yun pag nagpapakita tayo ng empathy and emotion sa customer. 'Di ba? 'Di ba minsan makikita mo naman sa mall, minsan
yung mga minsan ang mga nasa six parang tawag tawag nila doon excited, excited, you know? Wow, ma'am, ang ganda ma'am, bagay na bagay sa iyo. Yung bang talagang parang ano no, parang bibilugin ka, parang parang i-entice ka na ma'am, bilhin mo na yan, ma'am, kasi 'di ba? Ngayon, yung kanilang ano, yung kanilang tawag dito spill na sinasabi natin, edi effective pag wala empathy and emotions. So makikita mo sa laminsan, iba ka parang naging exage na, no? And ito, kahit po sa chat, it is really important how we show our empathy and emotions. Yan po ay depende sa kung paano natin i-construct yung ating wordings, yung ating mga texts, no? Yung ating mga sentences. It is very important na marunong tayo mag-construct. Kasi alam nyo minsan, alam nyo naman, di ba, sa cellphone, pag nag-text or nag-chat sa'yo, manyari, for example, asawa mo, kaya girlfriend or boyfriend mo, a tendency, minsan, hindi mo alam kung ano yung emotion, no? Minsan kasi pag na-replyan ka, for example, K, di ba, parang pag sinabing K, ang dating ay galit, di ba? Pag na-replyan ka, K, parang, naku, galit na. Parang napakasuplado naman nito, taray naman nito. Parang ganun yung dating. So, if we are about to construct yung ating mga wordings, no, huwag tayong masyadong magmamadali sa pagta-type. Alam ko kasi na marami tayong customer. Yes, gusto mo man sagutin silang lahat, di ba? Pero kung nasagot mo ang lahat, pero hindi naman maayos yung wordings mo, di ba? At iba yung dating sa customer ng words mo, eh di rin yan bibili sa'yo. Wala ka din, madami kang nasagot, wala ka naman na benta. Pero kung bubusisiin natin, no, yung ating pagsagot sa client, sa customer, we are about to study, no, at piliin yung mga words na ginagamit natin sa pakikipag-usap sa mga client natin, eh, most likely makuklose natin yung benta. Kasi yung mga word, kaya nga diba minsan, diba, inaano natin yung paggamit ng mga emojis, mga emoticons, no? Yung mga naka-smiley, yung mga may heart-heart, ganyan-ganyan, para pakita natin, no, through that, yung ating emotions, yung ating empathy sa kanya, at saka yung excitement level natin sa product natin, no? So, yun. Napaka-importante ng mga bagay na yun. And isa pa, no, di ba, as we listen to customer, minsan kasi may tendency, minsan nagkukwento yan, no? Pwede yung kwento niyan malungkot, pwede yung kwento niyan masaya. So, dapat we show yung empathy, emotions, i-acknowledge natin, marunong tayong mag-acknowledge ng mga sinasabi nila. So, for example, di ba, gusto ko kasi, ano, pagpapayat kasi feeling, lagi ako nabubuli, lagi ako inaasar. So, dapat, ano ba yung tamang emotions? Ano ba yung tamang emoji? Gagamit ka ba ng mga emoji na naka-green, nakalabas ng ngiti, yung ngipin, di ba? Siyempre, lalong di bibili yun. E binubuli na nga siya, tapos parang lumalabas, parang binubuli mo ulit siya, di ba? So, dapat, yun nga, no? Pag nagkwento ng ganun customer, so ang sagot dapat natin, I'm very, very sorry to hear that, ma'am. Don't you worry, ma'am, no? Huwag niyo pong papakinggan yung mga basher na yan, ganyan. It is very important po na maging confident kayo sa sarili nyo. Hayaan nyo po, no, tutulungan namin kayo na ma-bring back yung confidence ninyo sa sarili nyo by using our products. So nakita nyo, no, yung facing, no, kung paano natin ginamit. Actually, isa pa yan, no, minsan kasi meron ako nabasang article na ang mga tao daw ay bumibili based on emotions, no? Minsan ginagamitan ng emotions, tapos on the later part, saka lang gina-justify. Ibig sabihin, mayroong mga tao na, alam mo yung mga compulsive buyer, yung hindi nag-iisip muna, no, kung kailangan ko ba to, ito ba ay sulit, ito ba ay mura. Ibang minsan nadadala ng emosyon, ay, ganda naman na to. Uy, naka-promo. Uy, daming mga testimony. Na minsan, kahit hindi naman kinakailangan, o diba, o kaya above the budget, no, eh napapabili na lang dahil nadala ng emosyon. So, minsan yung emotions na yan, magamit natin yan para po tayo ay makapag close na sales. So, gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, no, dapat pakita natin yung emotion dun sa, whether it's sad or whether it's a happy thing,
i-acknowledge natin kung ano yung kinukwento ng customer para maramdaman nila na nakikinig din talaga tayo sa kanila. So that is number 6. Number 7 na dapat po natin tandaan on making a sale is do not just sell, no? Or do not sell. Just give advice and show your concern. Alam niyo po dati, no, nung nag-start ako sa sales at saka nag-start ako mag-training, actually ito yung laging kong tip. If I have one tip to give on making a sale, ito yon. Do not just sell or do not sell. Give advice and show your concern. Alam niyo yung minsan kasi, di ba, parang pag nagbebenta ka, di ba, yung tinatawag nilang hard sellings, sige na, bili ka na, yung mga ganun ba? Parang minsan ang tendency, gusto mo lang pagkakitaan, gusto mo lang kumita eh. Kasi yung hard sell mo, di mo pinapakita na di mo kinukonek sa need niya, di mo kinukonek sa want niya, no? Di mo nabibigyan ng importansya, di mo na-justify. So, minsan, pag ganun ang dating na pag nag-hard selling tayo, unlike na pag tayo nagbibigay lang ng advice, no, binibigyan lang natin ng payo. Kaya ka mapapansin nyo, no, yung mga terminology doon sa mga nagbebenta ng insurance, di ba? Consultant, di ba? Ang term nila, ang title nila ay financial consultants or financial advisor because para hindi maramdaman ng customer na binibentahan mo sila. We are just here to guide you financially para di ka laging hikaho sa pera, para nakakapag-save ka, para insured ka na kahit anumang mangyari sa'yo, no? Maaksidente ka o magkasakit ka o mawalan ka ng work, ay merong insurance na para sa'yo. Parang ganun ang dating noon sa kanila. They just give advice and show their concern to the client. So dapat ganun din tayo, no? Kahit anong product 'yan, we just need to give them advice and show yung concern natin sa kanila. So for example po, no, kasi ito, balikan ko din yung kanina din na napag-usapan natin, yung build rapport. Minsan meron ka na kaibigan, 'di ba, matagal mo nang hindi nakita. Yun ba agad-agad bebentahan mo? Uy, ikaw pala 'yan. Uy, may binebenta akong ano, may binebenta akong cellphone. Sa tingin mo bibilan ka? Eh parang after 10 years na hindi tayo nakita, bebentahan mo ako agad-agad. Kamustahin mo man, alam mo, parang kamustahin mo man lang ako, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko kanina na build rapport eh. Dapat pag nakipag-usap ka, lalo na pagkakilala mo, matagal ka nang hindi nakikipagkita sa kanya, build mo muna yung, mag-build ka muna ng rapport. Kamustahin mo muna. Kamusta na yung pamilya mo? Kamusta na yung nanay, tatay mo? Ayun nga, yung nanay ko may sakit eh. Laging mataas yung blood pressure. O di, saka mo kayo yung pasok yung product. Magpayo ka. Daanin mo sa payo. Huwag mo bebentahan. Daanin mo sa payo. Ay, tama-tama. Alam mo ba, mayroon akong alam na product. Kasi yung kakilala kong isa, may hypertension din. Or yung, for example, tatay ko may hypertension din. After niya gumamit yung product na yun, nakatulong para mag-normalize. Baka makatulong sa mother mo. Diba? So, ang tendency ngayon, ay, anong product yan? O, hindi dating, binentahan mo siya, di ba? Nagbigay ka lang ng payo, nagbigay ka lang ng rekomendasyon. Kasi sa totoo lang, ito, no, gawain naman natin to eh, di ba? Pag tinanong ka, saan ba masarap kumain? Doon. Saan ba maganda bumili na ganito? Doon. Mahilig naman tayo mag-recommend, di ba? At minsan, at mas madalas, no, na doon sa mga nire-recommend natin, doon bumibili yung tao, doon pumupunta kasi ni-recommend natin. So, dapat, ganun lang din yung way natin, no, kung paano tayo magbenta. Kung paano tayo nakakapag-recommend ng ibang products, ibang businesses, eh ganun din dapat natin, ang dapat na magawa natin sa business natin. No? We just advise them, we just recommend to them kung ano ba yung product na makakatulong para sa kanila. Alright? So, di ba? Ganun lang naman yun eh. Parang, uy, kamusta ka na? Ito nga, lumalaki na ako. Ang hirap-hirap. Nahihirapan ako, ganyan. Di bigla ipasok mo ngayon, uy, alam mo ba, may ginagamit din ako. Dati ganyan din ako, kalaki. Pero nung nag-start ako gamit yung product na yun, nakatulong sa akin. Siguro, I suggest try mo
baka makatulong din sa iyo, at least hindi ka na mahirapan. Well, alam mo 'yun, dinaan mo lang sa payo, pero actually, 'yun na 'yung benta mo, 'yun na 'yung pagbebenta mo eh. Unlike na ni Heini Hoy na nakasalubong mo lang, okay, nakita mo lang na online sa Facebook, minessage mo agad na, "Uy, bili ka na, ganito, ganyan." So, hindi bibili 'yun. So tayo, ito, best tip is ito sa best tip, no? Just give your advice, show your concern. Magpakita ka ng concern. Kaya nga, papasok ulit yung kaninang sinabi ko, show your empathy, show your emotions, no? So that is very important. Number 8, no? On, na dapat natin tandaan on making a sale is that we have to get ready for objections. Tanggapin natin na may objections, may rejections. Tanggapin natin na hindi lahat bibili ng produkto natin. Hindi lahat magme-member. Bakit? Eh di lahat. Ganun lang yung kasimple. Period. Diba? Kasi, for example, lahat ba nang nagpunta ng SM, bumili sa SM? Diba, hindi naman lahat pumunta. Yung ba pumunta lang ng SM para magpalamig, tumambay, or meeting place, nakipag-meeting sa food court, diba? Or nag-window shopping, diba? O kaya nag-shoplifting, diba? Di lahat na nagpupunta ng SM ay bumibili. Di rin lahat na pumupunta ng McDonald's saka ng Jollibee eh bumibili. Madalas umiihi lang 'yun, 'di ba? O I think somehow kahit paano nakaka-relate kayo kasi tayo mismo ganun, 'di ba? Minsan din naman tayo pumunta sa gasolinahan. Hindi naman tayo pumunta sa gasolinahan para minsan para magpagas. Eh minsan nga wala kang sasakyan, pupunta ka eh. Bakit? Makikiihi lang, 'di ba? So hindi lahat talaga, no, even traditional businesses, malalaking negosyo na, ay di lahat bumibili sa kanila, no? Merong rejection, merong mga hindi talaga bumibili. Mga walang pera, mga hindi kinakailangan yung produkto na ino-offer mo. So, yung ganun. So, ngayon, maraming klase ng objections. Kesyo mahal, kesyo di tiwala sa product or bago pala yung product sa kanya. Marami. So, ang pinaka the best na dapat natin gawin pag dumating itong objections na to is do not argue with your customer. Diba? As a salesperson, no, we build bridges. Diba? Sabi nga, we build relationship, no? So we build bridges. Diba? We don't burn the bridge, we build bridges. Eh kasi katulad niyan, nag-inquire. For example, kiri glutathione. Diba? Or mga ibang products natin, no? Ayaw nang iniinom, ayaw na nag-i-intake. Nakipag-argue ka, parang inaway mo, or parang, bogus ka pala eh. Mga ganun, di ba? Pinagsabihan mo ng masakit na salita. Ang tendency, sa susunod, di mo na pwede pagbenta ka yun kasi, di na friends eh, enemy na eh. Diba? So, ayaan mo lang. Bakit? Kasi baka dumating yung time, mabebentahan mo din siya. Kasi katulad niya, no? Sa MDP world, may parating tayong mga bagong products. Padating yung ating Kirei Immunocy. And parating din yung ating Kirei Skin, no? Yung pinost ng ating CEO na Sir Arwin Panaligan. So, meron tayo parating na mga skincare products. Baka yun ang gusto niya kasi ayaw niya na may ni-intake. Gusto niya mga sabon-sabon, lotion, pampaganda. So, kung ikaw, nakipag-argue ka kaagad, ginawa mo agad enemy, diba? Hindi mo kinip lang, hindi mo hinayaan lang, hindi mo na mabibenta next time. So, it is important that we do not argue with our customers. Sabi nga nila, kaya nga doon na uso yung katagang customers is always right eh. Diba? Kahit minsan mali na, pero hindi para para awayin mo kasi pag may mali naman you can resolve eh. 'Di ba? Merong pwede mo naman i-resolve kung ano yung conflict eh. 'Di ba? Pero hindi mo kinakailangang awayin. All right? So, pinaka-effective way to handle objections, you use these three words na F, three letters na may F, no? O three words na nag-start sa letter F. I mean, so ito yung feel, felt, and found.
una, when we say feel, nararamdaman ko, no? So, ayaw mahalaman. Ayaw, alam niyo ma'am, ganyan din ako. No, I can feel you. Bakit? Felt. I felt the same way before. Ganyan din ako dati. Diba? Nararamdaman kita kasi ganyan din nararamdaman ko dati. Then, yung pangatlong word na F, found. But I found out, no? So for example, magbigay tayo ng example, no? For example, yung kiray, no? Eh, pampaputi lang naman yan, eh. Di ko naman kailangan yan. At saka, maputi naman na ako para saan pa, ba't pa ako magtitik ng kiray. So, gamitan natin na feel, felt, and found. Ma'am, alam ko, naiintindihan ko po kayo, ma'am, no? Diyan sa concern nyo. Kasi ganyan din yung alam ko dati. Ganyan din yung pagkakaalam ko na kiray ay pampaputi lang. But I found out na ito palang kiray na to, itong glutathione itself, ay pinaproduce ng katawan because for many functions, for immune system, for our liver, for our skin, for our digestive system, part po, kailangan po siya sa daily needs natin. Hindi lang po siya merely pampaputi. So, ibig sabihin, yung objection ngayon ng customer, di ba, na i-handle natin, nasagot natin siya, na hindi sasama yung loob niya. Di ba, na hindi tayo nakikipag-argue sa kanya. So, yun yung sinasabi natin doon sa feel, felt, and found. Ay, ang mahal naman ng product ninyo. Di ba, mahal naman ng Kirimix Berries na yan, for example. Di ba, paano mo sasagutin? Ma'am, naiintindihan ko po kayo. Alam ko po yung ibig nyo sabihin kasi dati ganyan din ang alam ko. Namamahalan din talaga ako sa product. But I found out na sa ganda ng benefit, sa dami ng laman ng mixed berries, sa pag detox nyo ng katawan natin, ma'am. Actually, ma'am, pag nagpa-detox ka, pag nagpa-colonix ka sa labas, ma'am, imagine nyo pagkano po gagastusin. Kagastos ka na mag-get 10,000, 15,000, 20,000, depende doon sa mapupuntahan ninyo. Diba? At saka ma'am, ako ma'am, ang dami ko na nagamit na product. Nakaganto na ako, nag-apply na ako ng gym pagkano na ginastos ko. Pero ngayon, nakakita ko ng product, nasa gantong halaga lang, nakatulong pa sa akin. And I found out ma'am, na hindi lang siya basta pan-detox, hindi lang siya basta pampapayat. Anti-oxidant pa siya ma'am, anti-aging pa siya ma'am. Plus, it will give proper nutrition to the body kasi yung mga laman niya ay mga superfood, matataas yung nutrition. So, it actually help the body na maging healthy. So, ibig sabihin ngayon, no, pag napakita mo ngayon, no, ito, nagamit mo itong feel, felt, and found, kumbaga, it is the way on how to answer your client hindi niya mararamdaman na nakikipag-argue ka sa kanya or binabara mo siya or kinokontra mo siya dun sa sinasabi niya. Kasi una, nag-agree ka muna. Inagreehan mo siya, in-acknowledge mo kung ano yung objection niya at pinakita mo naman ngayon kung ano yung talagang side natin or yung talagang explanation dun sa kanyang concern. So that is number 8. Number 9, na dapat natin tandaan on making a sale, do not attach yourself. Do not stress yourself. Not all people will buy. Yan yung gaya yung sabi ko kanina. Lahat talaga dito nag-book sa Grab, kinukuha yung order. Ganun talaga, no? It is really reality of life. So, ibig sabihin lang, nagbenta ka, di ka nakabenta. Okay, it's fine, di ba? Ito yung sinasabi na lang na SW3 next. Ulitin ka, no? SW3 next. Some will, some won't, so what next? Di ba? Ganun lang yan. Some will, yung iba, bibili. Some won't, yung iba, hindi. Di ba? So what? Ay, ano naman ngayon? Next. Nakabenta ka? Afternoon, next. Hindi ka nakabenta? Next. Ganun lang yun. Tanggapin po natin na may rejection.
Kasi yung iba kasi minsan parang nahe-hurt. Alam mo, parang hirap naman. Ayoko na nga. Huwag na nga. Hinto ko na nga to. Hindi po ganun. No? Hindi lahat talaga ay bibili. Kahit mga malalaki na negosyo, kahit yung mga traditional businesses, hindi lahat. Di ba, minsan, may ari ka na karinderya. Minsan, makikita mo, minsan, lahat na ng kaldero binuksan. Hindi naman bumili, umalis. Pero lahat binuksan. Alam mo yon, yung mga parang, ano to, trip ba to? Lakas naman ang trip na to. So, wag ka may stress, no? This part of reality. So, kumbaga, sabi nga nila, sa isang baraha, kung may 52 cards, apat na yung alas. So, kung yung apat na alas, yun yung apat na bibili, edi next na ng next. Mabubunot mo din yan. Makakachamba ka din. Alright? So, sabi nga nila, yung isang kwento na pakinggan ko, si Colonel Sanders, yung may-ari ng KFC, no? So, for how many times, I think, kung di ako nagkakamali, kasi naghalo-halo na yung kwento eh, mahigit 100 beses, no? Pinapatikim niya, naghahanap siya ng investor para dun sa kanyang manok. So, mahigit ang dami niya nang kinausap until nakamahigit 100 beses na siya, saka lang siya nakakuha nung talagang tao na mag-i-invest dun sa kanyang manok, yung KFC nga na tinatawag. Kung di ako naalala ko tama yung istorya, no? So, ganun, no? Eh yun, bago maging successful, na-reject na mahigit 100 beses, ikaw ba naman? Diba? Nakakadalawa, tatlong taong palang nakakausap ka na, titigil ka na. Hindi ganun. No? Just keep on selling. Diba? Bisan, diba? O, yung iba dyan, lalo yung mga magaganda at gwapo, nakailang jowa bago nakapag-asawa. Diba? Minsan, nakalabing lima, labing isa, nakapito, nakawalo. Ganun talaga yun eh. It is part of reality na hindi naman yung una mong napagtibukan ng puso at una mong niligawan na yun eh. Diba? The right people will come at the right time. So, okay lang. Huwag ka may stress. Hindi dumating ngayon. Ah, hindi pa ito yung para sa'yo. Next. Ganun lang po siya. Number 10 na dapat po natin tandaan on making a sale is we have to show the value of the product and justify. Diba? Kasi minsan kasi, ang tendency, pag pinapakita mo agad yung presyo, o kaya, which is, kasi minsan nagtatanong agad, HM, diba? So, okay lang naman nasagutin natin. Pero dapat, pakita natin yung value na makukuha niya doon sa product or sa product na bibili niya, diba? So, for example, yun nga, how much po ba yung kireview tatayon? So, 1,585. Diba? Sasagot mo, 1,585. So, gawin mo, layout mo muna yung benefit. Diba? So, cleanse your liver, whitening, enhance your immune system, lahat-lahat. Enumerate mo. Tapos, sa bandang dulo, lagay mo, for only 1,585. All of this, for only 1,585. So, na-justify mo ngayon, ay, o nga, mura lang pala to at 1,585. Could you imagine? Pumuti ka lang, di ba? Hindi man basta-basta pumuti, di ba? Or yung atay natin, di ba? Alam nyo, hirap kayang, ano, isa sa mga mahirap na gamutin yung sakit, yung atay. Pag nagka-liver cirrhosis ka, eh, magbilang ka na lang ng ilang buwan, eh. Karamihan na gano'n, no? Yung nakikitaan na may sakit sa liver, may liver cirrhosis, nagbibilang na lang ilang buwan. Diba? Ito nga lang, kamakailan eh. May kapitbahay kami. Parang naninilaw na. Isang araw lang, pagka-diretso sa hospital. Actually, dyan pa lang yata sa labas. Wala na eh, matigas na eh. So, ngayon, yung benefit ngayon na ikaw, nagkiregluta tayo kahit kung matagal ka ng smoker. Diba, may bisyo ka, junk foods, diba, alak. Eh ngayon, malinis ngayon yung atay mo, malinis ngayon yung liver mo. Hindi ba yun enough for 1,585? Na-save mo yung liver mo, na-save mo yung life mo. Diba? Napakita mo ngayon, na-justify mo ngayon, diba, yung 1,585, diba, mura lang yun. Kaysa naman sa mga hospital, kapag ano gagastusin mo, diba, sabi nga nila, prevention is better than cure. Kasi syempre, tandaan, gaya ng kaninang video na pinanood ko sa inyo, tandaan,
'di ba? Ang kiriglota tayo na hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa pang-anumang uri na sakit. It only helps the body, 'no? The body has the capability to heal thyself. Kayang pagilingin ng katawan ng sarili niya. Yan ay kung nabibigyan natin ng proper nutrition, napoprovide natin yung katawan natin ng sandata niya, yung mga materials niya para mag-function siya. So, dito, sa pamamagitan ngayon neto, mabibigay mo ngayon yung value ng product, yung justification ng product, pag knowledge, gaya na sinabi ko kanina, pag knowledgeable ka doon sa product and business na ginagamit mo or na pinasok mo. Kaya napaka-importante talaga, kaya nga ginawa ko number one yun eh. Be knowledgeable about the product and business because that is really important. Paano mo mapapakita yung value of ng product or ma-justify sa kanya? Ikaw mismo di mo alam yung value. Diba? Baka ikaw nga mismo di gumagamit yung product. So that is number 10. Number 11 na dapat po natin tandaan on making a sale is we use curiosity, scarcity, and urgency. So minsan kasi, 'di ba ang tao, 'di ba minsan pag nasa mall, ano to, bakit kaya ang daming tao? Ngayon, tumitingin ka na lang din. Nakikiusyoso ka na kasi ang daming tao, 'di ba? Ay, may sale, may ganyan, may binebentang bag. May bag ka naman. 'Di ba? Alam mo 'yung tipong 'di ka naman bibili ng bag dahil wala kang bag. May bag ka naman existing pero dahil sale, na-curious ka kung ano din 'yung pinagdudumugan doon, napapabili ka. 'Di ba? So, curiosity. Ano pa? Ano yung mga pwede natin magamit no, sa curiosity? For example, yung before and after. Diba, post ka na before and after. Uy, paano yan na nakapag-lose ng 10 kilos in 2 weeks? Siyempre, diba, lalo na sa mga yun nga, overweight, diba? Siyempre, makukuha mo yung curiosity nun. Paano nangyari yan, diba? May magic ba dyan, no? So, may introduce mo ngayon yung product, di ba? O, ganun din sa, for example, kiriglota tayo, paano yung itim naging puti, di ba? Paano yung dating mukhang pinipigi, ngayon na yung naging glass skin? O, pakita mo lang before and after, di ba? May tatamaan, minsan sa friends mo lang, no? Sa listahan lang ng friends mo. Baka tag mo pa, di ba? Tinag mo, o kaya minenson mo, di ba? So, pag nakita niya, uy, paano yan? Diba? Paano ba mawawala itong pinipig na to? O di, na-curious tuloy sa product, napapabili mo. So, minsan, you need to use words na, diba, minsan yung iba nga, yung mga ginagamit sa MLM, diba? Diba? Earn 50,000 per week. Diba? Ask me how. Yung mga ganun, nakikreate ang curiosity, paano yan? Oh, saka na lang ngayon pinapasok yung business nila. So, curiosity is effective. Scarcity. So, yung scarcity, ito yung parang yung feeling na parang nagkakaubusan. Naalala ko no, meron akong di ko to makalimutan nung attend ako ng isang training. So, doon sa training na yun may binebenta siyang CD ng kanta. Abang ko ba? Meron siya binibenta ang CD ng kanta. Tapos sabi niya, every time na pinapakinggan niya itong mga kantang ito, yayaman ka. Okay? Ang problema lang, ngayon, 5,000 kayo ngayong nanonood, ang stock lang namin dyan, 500. So, after niyang sinabi niya yun, nagpulasan lahat ng tao. Kabila, makikita mo, mahigit kalahati, pumilat, bumili. Lahat nakakuha. Diba? Ibig sabihin, pinalabas niya lang na 500 yung stocks. Pero in reality, meron siyang available stocks for everyone. Ginamitan niya lang ng scarcity na parang maunahan ka na or maubusan ka. Diba? Parang kumbaga parang nag-create ka ng need no na yung mga tao tuloy ngayon kahit hindi naman actually kailangan yung product dahil mauubusan bibili ngayon ng product mo. So that is scarcity. And number 3 is yung tinatawag nating urgency, 'di ba? So when we say urgency,
For example, 'di ba, may time frame, nagki-create ka ng time, kailangan urgent, kailangan today. Bakit? Kasi ma'am, hanggang ngayon lang po 'yung promo namin eh. Hindi na po kami mag-extend, 'di ba? Or five boxes remaining only, 'di ba? Ngayon, nagki-create ka ngayon ng urgency na ay kailangan bilhin ko na 'yan. 'Di ba? O kaya ma'am, pag bumili ka ngayon, eh meron ka makukuwang ganito, 'di ba? So, 'yun yung urgency. So that is number 11. So ito, magagamit mo 'to lalo na pag may promo tayo sa MDP World, yung 3 plus 1 natin. Oh ma'am, only for today, ma'am. Monday only, ma'am. Bili na po kayo kasi bukas, ma'am, hindi na po tayo makakapag-order. So ano ma'am, i-order na po ba ko na po ba kayo? Ganun lang. Ganun po siya, no? So number 12 na dapat po natin tandaan on making a sale. Earn customers' trust. Alright? Kasi normally kasi, syempre, di naman tayo kilala ng customer. Lalo na kunyari, Facebook ads, Facebook boosting, di ba? Or organic. Eh, di tayo kilala niyan eh. Sino ka ba? Di ba? Parang, kung maglalabas ako ng premium, 9980, tapos papadala ko, tapos di ko naman kilala yung pagbibigyan ko, ang hirap ilabas nung 9980. So, tendency, hindi bibili. Di ba? Hindi magme-member kasi parang, wait lang, baka ano to, baka bogus to. So, maraming actually yung pamamaraan para ma-earn natin yung customer's trust. Okay? Una, pwede mo pakita yung screenshot ng account mo sa MDP World. Ma'am, ito po, ito yung dashboard ko. Makikita nyo po, legit na meron po akong account sa MDP World. Kung gusto nyo, ma'am, check nyo po yung aking replicated website. Diba? So, mdpworld.inc.com/HelloKitty, for example. O, ma'am, yan po yung aking online store. So, makakapag-build ngayon siya ng trust na legit to. Diba? Kung gusto nyo, ma'am, dyan na kayo umorder. Kayo na po umorder, ma'am. Diba? Gamit lang po yung link na yan. Order na po kayo dyan. Makakapag-purchase na po kayo. So, isa yon. Pwede naman, pangalawa, pwede kang gumamit ng mga feedbacks, 'di ba? Yung mga receipts. Ma'am, ito po yung mga transactions po natin, ito po, 'di ba? Pwede ka magpost sa page mo ng salamat po sa tiwala, 'di ba? Normally kaya sila nagano eh, nagpo-post ng ganun eh. Para makita nila na may actual transactions na even before sa'yo, may actual transactions na para makapag-build ng trust, 'di ba? Pangatlo, yung content ng page. 'Di ba? Minsan kasi pag walang content yung page, walang masyadong laman. Diba? Parang hindi legit, parang kinuwalang kung saan-saan. So, dapat i-fill up natin yung page natin, no? Yun yung advice natin na isa pang malaki sa mga nag-online. Hindi yung tipong nakagawa ka lang ng page, boost agad, no? Hindi. Dapat pahilugin natin. Lagyan natin ng laman, paramihin natin yung pang-apat, paramihin natin yung likes, no? Ng page natin. I-invite natin yung mga friends natin. Actually, alam ko, pwede rin kayo mag-invite na pa-like ng page sa mga groups. No? Mga groups na sinalihan nyo, pwede kayo magpa-like para dumami yung likes ng page nyo. Panglima, magpa-review ka. Diba? Na-satisfy sa customer na gandahan sa product. Ma'am, okay lang po ba, ma'am? Bilang support nyo po sa amin, ma'am, ay makapag-review po kayo sa aming page. No? So, para makita talaga, no? 5 out of 5 star rating, mga ganun. So, kunin natin yung review ng mga customers natin. So, maraming pamamaraan para ma-earn yung customer's trust eh. Number 6, yun nga, yung dapat knowledgeable ka sa product mo. Paano mag-earn ng trust sa customers? Ikaw mismo din knowledgeable sa product mo. Number 7, dapat ikaw din yung dapat you use your product. Ikaw din ang gumagamit ng product mo. Paano makapag-earn ng trust yung customer? Sabi mo, pampaputi ito. Eh, bakit ikaw? Diba? Sabi mo, pampa-lose weight to, diba? So, kaya makikita nyo naman ngayon, diba? Makikita nyo naman, hindi na ako napabayaan sa kusina. So, earn customer's trust. It is very important, no? Hindi bibili ang customer pag walang tiwala. Kasi, syempre, no? Hindi ka naman basta-basta mag-aabot ng pera ng ganun-ganun lang. Number 13 na dapat po natin tandaan on making a sale is follow up. So normally kasi, for example, wala pa talagang pera yung client, ang pera pa ng client sa katapusan,
Eh kung hindi ka marunong mag-follow up, eh wala na, wala yan, huwag mo na sang bibili yan. Kasi nayaan mo lang yun, no? Dapat, pag sinabi katapusan, meron kang ledger na ilagay mo doon, oh, on the month end, bibili to. So ngayon, pagdating na month end, nakita mo sa ledger mo, uy, follow up ko to. Ma'am, hello po, kamusta po ma'am? Ipaprocess na po natin ba yung order nyo ma'am? Ganon. So dapat may follow up tayo. At saka minsan kasi, yung excitement level ng tao bumababa. So ang tendency, ngayon excited about the product. After 1 day, 2 days, wala na. Diba? So one way of follow up, abang hindi pa bumibili, padalan mo na padala ng picture, ng banner, post ka ng post. Post ka sa Facebook, kung friend mo yan, follow up ka lang. At isa pa sa mga follow up na hindi ginagawa ng karamihan pag naging member na. No, unfortunately, ito po sana, ito yung appeal ko sa inyong lahat. Dapat pag nag-member na, follow up nyo, hindi yung tapos na. Diba? Hindi porket bumili ng product, tapos na. Dapat nagpa-follow up tayo, ma'am, kamusta po ba yung effect ng product sa inyo? Bakit? Baka mali yung paggamit. Diba? Baka yung kiriglat tayo na ini-intake lang once a week, eh talaga naman utang na loob. Baka abuti na ng pagkukum, hindi pa puputi yan. Diba? So, dapat marunong tayo mag-follow up. Ma'am, kamusta na po ba yung product sa inyo? Oh, sir, kamusta na po ba yung business natin? Nakaka-attend po ba kayo ng trainings? Alam nyo na po ba gawin yung paano yung online advertisement? So, dapat ginaguide natin sila. Diba? Dapat marunong tayo mag-follow up. That is very important. After sales is very important. Why? Number 14 na dapat po natin tandaan sa on making a sale, the sales starts when your customers repeat order. Diba? Kasi, for example, nakapagbenta ka one time, diba? Tapos next time, di na bumili. Bebenta ka na naman sa iba, next time di na naman bibili. Lagi ka na lang araw-araw naghahanap. Bakit? Hindi effective yung ginagawa mo. Kung effective yung ginagawa mo na pagbebenta, dapat yung customer mo noon, customer mo pa din ngayon. At customer mo ulit sa bukas. Diba? Kung effective yung sales na ginagawa mo. Kung effective, kung... Kasi diba, katulad niya, sabi ko nga, binenta mo ng product, hindi mo follow up. Tapos na. 'Di ba? Pero kung effective yung pagbebenta mo, effective yung follow up mo, bibili at bibili ulit 'yan. Imagine mo, one time mo lang ginastosan siya sa boosting pero lifetime mo na siyang client, lifetime mo na siyang customer. Pag may ibang product pa, mabebentahan mo pa siya ng other product kasi inalagaan mo. 'Di ba? Inalagaan mo yung customer mo. So, that is very important, no? For example, kaya dapat ang mindset natin ngayon, first month, nakabenta ka 5 kiriglota tayo. Dapat, next month, yung 5 pa din. Kasi dapat, masatisfy yung 5 na yun, bibili ulit sila next month. Diba? At dahil nagbe-market ka ulit, kunyari, ang na-market mo ng February, 10. O dapat, 15 na siya. Ngayon, ito yung 15 ngayon, February, 15 benta mo. Pagdating na March, dapat 15 sure benta mo. Bakit? Kung ano yung client mo noong February, yun na rin dapat yung client mo noong March. Dapat maalagaan mo siya. Okay? At dapat may dagdag yun. Kung ano yung na-market mo ng March, nakapagbenta ka, for example, ng 8, dapat pagdating na March, 23 na ngayon yun yung benta mo. So dapat, no, palaki yung benta natin. So, doon mo makikita na yung sales mo ay effective. Okay? So, that is when the sales starts. Pag nagre-repeat order yung customer po natin. Okay? At tapos na po tayo sa ating Sales 101 training. I hope may natutunan kayo at magamit nyo, no? Kasi sabi nga nila, training is nothing unless applied. So I hope na lahat ng mga tips natin sa training na ito ay ma-apply natin sa ating everyday na pagbebenta. So again, thank you for watching this video. This is Chester Feliciano for MDP World. And if you have questions, I'm ready po to answer your questions. Or baka meron kayong gustong idagdag,
pwede po kayong mag-comment. So, bati muna tayo no, dun sa iba pa na di natin nabati kanina. Hello po kay Ma'am Beth Almero Corrales from Pasig City po si Ma'am. Hello po kay Sir Da... Ay, Ma'am. Ma'am Darren Cruz Arlanza. Alright? And hello po kay Ma'am KJ. KJ Manzanillo. Pero mama, hindi ka KJ ha. Hello po kay Miss Joy, ito, Joey Joy Allen. Kala ko Joy Joy. No? And hello po kay Mars, Miss Mars Robles Meca. Ayan, Mars, pautang naman Mars. And hello po kay Sir Jesse Alejandro, watching from Zamboanga City. Ayan. Hello det, hello ulit kay Miss Amlet Amoler. And yan, salamat po sa inyong lahat na nakikinig. Wala na po ba kayong itatanong or baka gustong i-add up pa sa ating napag-usapan today? Again, no, habang naghihintay ako, baka mayroon kayong tanong or gustong i-add up. Muli, iniimbitahan ko po kayo sa ating mga training schedules. Ito pong linggon to. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating training. So, August 25, System Navigation Training. Alas 4 po. Bukas na yan, ha? Bukas po yan, alas 4 ng hapon, si Mr. Ads Barlis po ang magdi-discuss ng ating system navigation. On August 26, product knowledge training po, ay di-discuss naman po ng ating R&D specialist, si Ms. Greta Marie. So yan po ay on August 26, 4 o'clock po, Wednesday. On Thursday, 4 o'clock din po, Facebook 101 naman ni Mr. Cedric Valencia. And on Friday, many chats and Facebook guidelines. Ako po ulit ito sa Friday, alas 4 po ng hapon. So yung many chat, ito po yung auto-reply na pag meron nag-comment, ay automatic nagre-reply yung system, no? Lalo na pagtulog kayo, o kaya mapunta kayo sa area na walang internet, for example. At least kahit papaano, pag meron nag-inquire, may sumasagot. And then yung Facebook guidelines, yung dapat natin tandaan sa pagbo-boosting kasi yung tendency na babalak yung iba or naida-down yung kanilang advertisement, kailangan alamin natin yung guidelines. And on August 29, Sabado po yan, yung Facebook ads boosting, yung actual po na pag-a-advertise ng ating mga products or business sa Facebook. So yan po ay alas 4 din ng hapon. Lahat po yan, alas 4 ng hapon. At yan po ay didiscuss ni Mr. Cedric Valencia. Okay? So full screen ko para makita nyo po once again. And again po, no, sa Monday po, hindi lang po kasama dito, sa Monday na darating, ay meron po tayong Network 101. So sa Network 101, yung mga basic po na dapat nating tandaan naman sa business as a whole. Kasi ito sa sales, no? So, sa business as a whole, yung mga dapat nating tandaan, yung mga dapat nating gawin sa business, that will be on Monday, August 31 po, ng alas 4 ng hapon. Yan po ay didiscuss ng ating Chief Operating Officer na si Sir Tech Valencia. Alright? So, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala na po ako nakikita ang tanong. Thank you so much po sa inyong pong pag-antabay, pag-suporta sa ating mga ginagawang training sa MDP World. At antabay po tayo sa marami pang trainings na parating. So, muli po, this is Chester Feliciano nagsasabi, magandang hapon po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat, lalo na po sa panahon ngayon. Magandang araw po ulit and God bless po.